Boom, Celano, Avilus, Avilius, kung ano man yan. Tignan nyo lang yung gold na ano, kailangan nyo. So, kung marami naman kayong gold, huwag nyo masyadong itindihin yan. Sa dungeon, pwede rin. 1 hour dito, yan. Pwede nyo lang i-schedule yan. Tapos, for example, gusto kong mag-farm sa... sabihin natin dito, 43. I-add ko yan dito. Okay, gusto mong dagdagan yung oras, dagdagan mo. Pero 10 hours lang per day, maximum. Hindi ko lang alam kung per day to. Alamin natin yan soon. Ubusin ko to. Tapos, bibigyan ko kayo ng second part ng video. Kung hanggang 10 hours lang to. Tapos, kung matatapos ba, 10 hours ulit. Ganyan. So, for example, gusto mo mag-farm dito sa Celano ng 1 hour. Tapos, dito 1 hour. Tapos, 1 hour dito. 1 hour dito. 1 hour dito. 1 hour dito. 1 hour. 1 hour. 1 hour. 1 hour. So, naka 10 hours na ulit tayo. Ngayon, i-click mo naman yung start scheduling. Ngayon, kunyari, may nalagay ka na hindi ko magustong pag-farman. X mo lang. X mo lang dito. Bakit maganda to? Para sa akin maganda to kasi kung napapansin nyo, marami tayong issue yata ng bot. Hindi pa naman sure kung bot talaga yon. Ayoko maggaling sa akin. So, ang kinagandahan, parang medyo tabla-tabla na regarding kung meron talagang bot. So, magwa-one hour tayo ng prosperity. After nyan, papasok ka agad siya sa Sangkona. Ganyan. Kunyari, lalagay mo to. Level dito. Level 2. Tapos, papasok ka agad tayo ng Sangkona level 3. So, 1 hour ulit. So, may 8 hours pa tayo. Mag-force of training tayo ng... Ang problema kasi dito, no? Hindi mo pwedeng i-accept yung ano, yung mga quest dito sa Forest of Training. So, hindi mo siya magagawa ata dito. Alamin ko yan, pare. Pero sa ngayon, yun lang talaga yung alam ko. Tapos, after nito, pwede kang mag-erleta ng another 8 hours. Sabihin natin 8 hours ka dito. So, mauubos mo na. After nun, kung naka-AFK ka. Pero pinakamaganda niyan, AFK mo dito eh. Mga 6 hours lang. Tapos, kuha ka dito ng 2 hours para hindi ka ma-disconnect. Nasa na yun? Dito. 2 hours ka dito. Sa akin lang ha, pag ganito ka gagawin. Tapos, yung schedule settings, huwag niyong kakalimutan. Kailangan naka-use yung ano nyo. Yung purchase setting nyo. Yung batch purchase setting, kailangan damihan nyo yung pots. For example, dito, i-set nyo siya ng 1.6 ng 1.6, tapos 40, ganyan. Kapag na-confirm mo na yan, every time na mauubos yung pots, babalik siya sa base para bumili ng HP potion. Tapos babalik siya, itutuloy nyo yung quest mo dito. Yung auto manner mode, alam nyo na naman yan. Pag naka-use, babanatan nyo yung walang bumabanat or atakihin nyo yung walang umatake. Pag naka-off, atakihin niya kahit sino. Tapos ito, pag-isipan nyo ito kung gagamitin nyo ito. Kasi kung laging naka-free restoration yan, hindi ko sure kung nirekta siya sa gold. So baka maubos yung gold nyo. So maganda siguro, i-off muna to for now. Pero eksperimentohan natin yan. So ganun lang. Ganun yung scheduler. So yun lang guys. Thank you so much sa mga nanood.